So ayan mga ka-first na, so thanks God. My God, I'm so blessed. It's a priceless moment kasi because, you know, mga ka-first, alam niyo naman yung mga nakakaalam tungkol sa akin, kung ano mga nangyayari abroad. So sabi ko nga doon, di ba, huwag kang mag-abroad hanggat hindi mo kaya. Ibig sabihin, kailangan matibay ang loob mo, buo ang loob mo. So yun nangyari talaga sa akin yung mga ka-first kasi kumbaga. Sa mga nakakaalam at sa mga hindi nakaalam, so ito yung kwento ko mga ka-firstness. So before anything else, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, so please don't forget to subscribe Don Kawaja official channel. So thank you guys. So ngayon nga mga ka-firstness, diba? Almost 3 years din akong walang QID. Meaning QID, yan yung pinaka-importanting bagay pag once na ikaw ay isang OFW. Resident permit. So kung wala kang resident permit, parang lumalabas na TNT ka. So in short, lumalabas na TNT ako for almost 1 year. Then 2 years, nakabalik ko ng company ko before. So yun, well, as in wala pa rin akong ID. So finally, na-release na. So thank you so much to our hospitality. Ayan, thank you. And the people behind, Sir Dia, thank you so much. Pat, thank you so much. At now, Pat. Thank you so much, Pat Mante. Ayun, Mante, naalala ko ni apelido ni Lali Kevin. So, thank you. At kay Mayor Fernando, thank you so much kasi sila yung dalawang tao sa Aura, sa Damasa nila na anytime, every day mo silang malalapitan kung may kailangan ka sa kanila na, oh, Mayor, kailangan ko ng ganito, Pat, kailangan ko ng ganito. Sila yung nandyan. So, thank you so much, Pat, sa patient na pagpaluap mo sa mga documents ko. So, thank you talagang hindi mo lang alam kung paano ako napapasalamat, kung gaano ako ka napapasalamat sa iyo. Kaya isa yun sa reason kung bakit ako gustong bumalik ng Damasca, kasi alam ko na nandiyan ka na ikaw yung, di ba sinabi ko naman yan sa iyo before, nung nasa ano pa ako sa sa Dukan Burger, sabi ko gustong bumalik ng Damasca kasi alam ko ikaw mag-aayos ng documents ko. So naalala mo yun, so yun talaga. So thank you so much, Pat. At saka kay Sir Dia, thank you so much. And the people behind of our hospitality, thank you so much. Talagang my God, grabe. Parang dito na yata ako tatanda sa Qatar. So, thank you so much mga ka-firstness. So, ayun. So, finally. So, this is it. Ito na yung resident permit ko mga ka-firstness. So, wala na akong iisipin. Pwede na akong matulog ng mahimbing kasi ang bait-bait talaga ng Diyos. Sobra. Kung ano yung pinagdarasal ko sa Kanya. Kung ano yung hinihingi ko sa Kanya. Binibigay niya talaga, hindi man on time, kailangan patient, kailangan tiyaga, kailangan pananalig mo sa kanya talagang nandun. Kasi sabi ko nga sa kanya, kinakausap ko siya lagi, gabi-gabi ko naman ako nagdadasal bago matulog at saka pagising. Basta isa lang ang sinasabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa documents ko. Ibigay ko na yan sa'yo. Talagang, so yun, binigay ko sa kanya, tapos lahat ng mga dinarasal ko, binibigay niya talaga mga ka-first. Kumbaga sabi ko nga dati, Lord, gusto kong bumalik ng Aura kasi alam ko sila yung mag-ayos ng papers ko. So after a year, yun, nakabalik ko ng Aura. Then napunta ko ng ibang department, ibang outlet sa kape basa. Sabi ko, Lord, thank you at nandito na ako, nakabalik ko ng Aura, but I'm not happy. Gusto ko bumalik ng Damasca. So yun, binigay rin niya sa akin, nakabalik ko ng Damasca ulit. So thank you God, thanks God, thank you kay Sir Dia. So ayan, thank you so much Sir Dia for everything. Wala akong masabi. Then yun, ginamit siya ng ehemplo para maayos yung mga documents ko. So thank you guys, thank you so much for watching. So don't forget to subscribe my YouTube channel, Adan Kawaja. Thanks guys.